Pwede bang tawaging nanay ang isang babae kahit hindi naman siya nanganak? Oo, ang sagot dyan ni Rebecca, ang pambihirang mommy ng Angeles City sa Pampanga. Ang mga anak daw niya ay hindi na mabilang at sigurado daw na marami pa siyang aalagaan. Dahil hanggat may mga menor de edad na dapat iligtas at itakas mula sa kapariwaraan, naroon si Mommy Bex to the rescue. Ang achievement ko ay ang tawagin akong Mommy Bex ng lahat. Wala siyang asawa o di kaya'y sariling pamilya. Pero sangkater ba ang tumatawag ng mommy sa kanya? May mga apo pang naglalambing at nakakuyambit habang siya'y nasa tumba-tumba. Nakapagtataka hindi ba ina ang turing sa kanya ng mga tao na ni hindi niya kadugo o kakilala? Siya ang 60 taong gulang na si Rebecca Angeles o si Mommy Bex. Paano nga ba nangyari ng isang single lady naging instant mommy? Sa gabi, nagsisimula ang araw ni Mommy Bex dito sa maingay, makulay at parang walang katapusang kaligayahan ng walking street sa Angeles City sa Pampanga. Gamit ang walang kapaguran niyang mga paa, nililibot ni Mommy Bex ang mga bar. Hindi para maglakwatsa o umaura, kundi para maghanap ng mga kabataang maililigtas at maisasama pauwi ng bahay para makapagbagong buhay. Siguro ganun talaga yung mga nanay, no? Yung makita mo na yung anak mo, kahit hindi mo kadugo, yung nananalaytay sa'yo na bilang parang sabi nga mother instinct, nandun na ayaw mo silang napagsasamantalahan. Yung makita mong minsan nadudurog yung puso ko pag nakikita kong may kasamang foreigner na ang laki-laki tapos ang liit ng Filipina, na alam ko na kung ano yung mangyayari. So napakasakit nun. Masakit para sa akin. Ito ang piniling buhay ni Mommy Bex. Ang ilaban, ang pagkakataong maitama ng landas ang mga babaeng napapariwara at nalulubog sa kumunoy ng prostitusyon. Batay sa huling datos ng Philippine National Police, isa ang Pampanga sa lugar sa bansa na may mataas na bilang ng sex workers at human trafficking. Yung prostitution na sinasabi mo ay isa lang sa mga aspeto or isa lang sa mga forms. Although hindi natin sinasabi na prostitution, but in general for sexual exploitation. Ang human trafficking ay isa sa mga problema pa rin natin dito sa ating bansa. Kaya nga yung kapulisan ay ito, isa ito sa mga focus na ginagawa, lalong-lalo na ng Women and Children Protection Center. Ang isang pinakamalaking dahilan talaga ay kahirapan. Karamihan sa kanila ay galing sa remote provinces natin, na lalo na ang summer and Leyte na laging binabagyo. So ang kabuhayan doon wala talaga, laging nawawash out. So sinasamantala yon ng mga recruiter, mga traffickers. Recruitin, dadalhin sa Manila, dadalhin sa Angeles, papangakuan ng trabaho. Tapos pagdating doon, iba palang trabaho. Si Grace, hindi niya tunay na pangalan, ang isa sa na-rescue ni Mommy Bex sa isang bar sa Angeles City. Labagman sa kalooban, aminado ang dalaga, ibinenta niya ang kanyang pagiging birhen at kainosentehan, kapalit ng salapi. Bukod pa sa pagsasayaw niya ng hubot-hubad sa mga parokyano ng club. Mahirap po kasi alam ko pong mali, kasi nakikita ko po talaga na mali, lahat ng ginagawa doon ay hindi maganda. Lahat ng, yung alam mo yung sumasayaw ka, pero ang sakit ng kalooban mo, kapag nakikita mo yung katawan mo sa mirror, parang, Lord, ito ba ako? Ito na ba yung mundo na kinagagalawan ko? Maagang naulila si Grace sa pamilya dahil daw sa kulam, namatay daw ang kanyang ina. Para magkalaman ng tiyan, kinailangan pa niyang magmakaawa sa mga tindahan para pagbigyang makautang. Pinsan niya mismo ang naghikayat sa kanya para magtrabaho sa bar. Sobrang sakit po talaga. Kaya
na nagawa ko yung lahat, na kahit alam sa sarili ko, sa katawan ko na, no, alam mo yung katawan mo, sige lang ng sige, pero yung mind, yung heart mo, parang umaayaw ka na, alam mo yung ganun. Dahil merong parang umaano sa'yo na mali, alam mo yung ganun, pero sige ka lang kasi no choice ka. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Credibilidad, Integridad, Proven and Tested, Skin Pro. Puno naman ng galit sa mundo ang single mom na si alias Miley. Ito ang nagtulak sa kanya para pasukin ang prostitusyon at makipaglaro ng apoy sa mga lalaking hayok sa panandaliang aliw. Kaliwat ka ng panloloko at pang-iiwan ng mga lalaking minahal niya ang naging mitya kung bakit siya napariwara. Sa 2 months na nagtrabaho ako sa bar, okay na ako, move on na ako, wala na akong iisipin. Iba-ibang lalaki na yung kasi parang sa akin, pinaglalaroan ko na lang din yung part na yun na, ay pinaglaroan ako eh, paglalaroan ko rin ko, yung ganun. Revelasyon pa ni Miley, 9 taon pa lang siya, minolesta na siya ng kanyang mga tiyuhin sa probinsya. Ang mga magulang kasi ni Miley, inuna ang mga personal na kaligayahan sa kani-kanilang mga karelasyon bago ang pagkalinga sa kanya. 9 years old ako, yun, naranasan ko na yung pagmamolestya ng mga tito namin. Bakit kailangan na umalis yung magulang ko. Sa murang edad din na 17, nagbuntis at naging ina na si Miley. Nasundan pa ito noong siya'y 19. Ang mga ama ng mga bata naglaho na parang bula. Parang bula rin na gustong mawala noon ni Marley sa mundo dahil sa kalbaryong pinasok bilang entertainer sa bar. Dumating pa sa puntong gusto nang wakasan ng probinsya ng dalaga ang kanyang sariling buhay. May customer kasi na minsan yung mga babae ginagantla at pinapatay. Hindi nakikita. Taka na lang yung ibang tao na saan yung mga babae na yun. Pero yun pala yung ginawa nila. Kasabay ng kanilang pakikipagsapalaran sa hilera ng mga bar sa Angeles City, puhunan ang ganda at kasariwaan ng katawan. Tinaya ni Grace at Miley ang kanilang pinapangarap na maayos sanang buhay. Kumita lang ng pantawid gutom sa araw-araw. Pero ang hindi nila namalayan, unti-unti na palang natatalo na ang kanilang pananampalataya sa kanilang sarili at sa may kapal. Nainggit ako sa mga taong nakikita ko na sila maganda ang buhay, nakakapag-aral, nakakapagtapos. Pero bakit ako, Lord, di ba? Sa sobrang ang dami ng tao sa mundo, sabi ko, bakit ako? Walang mga magulang, hindi ako lumaki sa mama at papa ko. Hindi ako naalagaan ng tama. Kaya yun yung sobrang nasisi ko dati talaga ang Lord. Ang kahilingan ng tatlo na magbagong buhay at muling magbalik loob, tinugon agad ng langit dahil sa pagdating ng ina ng saklolo, si Mommy Bex. Bukas palad silang tinanggap ng bago nilang nanay sa tulong ng organisasyon na Wipe Every Tear, isang NGO at non-profit organization na kumakalinga sa mga kababaihang napapadpad sa prostitusyon. This is a very big home here, the Hope House, but we want to see more, and we want to see more girls set free. I mean, these girls that are around us here right now, they're experiencing real hope, freedom, and future.
Dito muli silang binibigyan ng tahanan, pamilya at inilalapit sa Diyos. Pinapakain at ibinabalik sa paaralan para muling makapag-aral at lahat ito libre. 2012 nang simulan ni Mommy Bex ang advokasyang magligtas ng mga kabataang naliligaw ng landas. Dati siyang guro sa kolehiyo kung saan nagsimula ang una niyang pagliligtas sa mismo niyang estudyante. Dalawang menor de edad ang umamin sa kanya sa pagiging prosti ang kanilang sideline. Dito siya namulat sa realidad na marami talagang kabataan ang napipilitang pasukin ng prostitusyon dahil sa kahirapan. May ilan ding nagtataka, bakit nga ba hindi na siya nag-asawa o nag-anak ng sarili? Ang dahilan, may phobia pala si Mommy Bex sa panganganak dahil sa nakakita siya noon ng aktwal na nagle-labor. Nagkaroon naman daw siya ng kasintahan noon, pero wala rin nagtagal. Hindi daw meant to be. Bukod pa sa katotohanan, para na raw siyang napaglipasan na ng panahon sa pag-ibig sa mga lalaki. Naka-focus kasi siya sa pagre-rescue. Si Mommy Bex ang tumatayong ina ng lahat ng babaeng nare-rescue. Isa po siyang instrumento na ginamit ng Panginoon para po maialis kami sa ganong klase ng pamumuhay. Kung mag-alaga ka talaga si Mommy Bex, sobra-sobra, halos andun lahat yung pagiging isang ina. Mabait siya sa tao. Parang nanay na din siya sa akin. Kasi hindi ko naman talaga na na-feel yung nanay ko na totoo. Dahil kay Ate Vicky, parang siya na yung tumatay yung nanay ko sa katatay. Alam ni Mommy Bex, calling niya ito mula sa Panginoon dahil tulad ng kanyang mga nire-rescue at inaalagaan, malalim din ang hugot niya sa buhay. Galit at may hinanakit noon si Mommy Bex sa sarili niyang nanay. Hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng isang nanay noon kasi wala yung nanay ko. Yung nanay ko nasa Manila nagtatrabaho. So, wala. Wala akong nanay. Habang abala kasi ang kanyang ina na maging mabuting kapatid at anak sa kanyang pamilya, nakalimutan daw ng kanyang nanay na magpaka-ina sa kanya. Itinanim niya sa kanyang puso at isip, hindi siya magiging pabaya sa kanyang magiging anak. Puno man ng pagdadalamhati ngayon si Mommy Bex dahil sa bigla ang pagkamatay ng kanyang ina. Buong puso naman niyang napatawad na ang nanay niya. Wala nang galit, kundi puno na lamang ng pagmamahal. Ang kabutihang ito ni Mommy Bex, lubos na hinahangaan ng kanyang mga kasamahan. Pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Yun ang tatak Mommy Bex. She is a champion. Nag-champion siya ng mga babae around her. Ayaw niyang siya lang mag-isa yung aangat. Gusto niya lahat sa paligid niya aangat kasama siya. Kahit ang mga banyagang kabataan na tumutulong sa kanilang advokasya at kawanggawa, saludo sa selfless love ni Mommy Bex. I know these girls love her and I just see the way they interact with her. They hug her, they smile when she walks in the room and it's incredible. And I do the same thing and I just met her. It is really amazing seeing all the work that she has been doing for years and all the work that she has planned to do. Sa ngayon, mahigit 100 kabataang babae na ang na-rescue ni Mommy Bex at ng Wipe Every Tear Foundation. 61 sa kanila na pagtapos na ng pag-aaral at 2 pa ang gagraduate ngayong katapusan. Malayo pa ang gerang ito ni Mommy Bex kontra prostitusyon, pero malayo na ang naaabot ng kanyang tulong. Marami na ang nabago ang buhay. Kung siya nga daw ang tatanungin kung hindi ba siya napapagod, ito lang ang kanyang sagot. Siguro pag pantay na yung paa ko sa lupa or pag wala na akong lakas, siguro ganun. Pero as of now, sa panahong ito, at this very moment, hindi pa naman ako pagod. And nandun pa rin ako sa, kailangan kasi nila ng tulong. Kailangan nila ng tulong. Para kay Mommy Bex, may sagot na ang tanong niya noon. Kung pwede ba siyang tawaging mommy kahit wala siyang sariling anak dahil ang kasagutan nasa mismo na niyang harapan. Mga kabataang minahal siya ng sobra-sobra,
at itinuring siyang tunay na ina. Happy Mother's Day! I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. So this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pa sunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kaysa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab, and tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.